Yung napabalitang isa sara ang Divisoria night market, hindi po. Hindi po totoo yun. Huwag kayong naniniwala. Hanggat wala pang guidelines na bago ang national government at ang sinabi sa mga pulisya na itinalaga ng national government, tuloy-tuloy ang tindahan ng pagkain. Kaya po, in our own little way, yun lang area na yun. Talagang tuloy-tuloy po yun. Sa mga magugulay, magkakarni, mag-iisda, magmamanok, lahat, diyan kayo sa Divisoria pagdating ng gabi. Meron lang akong pakiusap, makisuyo lang. Iwas-iwasan ninyo, mag-distansya naman kayo sa bawat isa, mga kababayan. Dahil pag kayo rin na nagkasakit, paano na ang mga pagkain ng ating bawat pamilyang Manileño at yung ating mga pinaglilingkuran din sa labas ng Maynila na mga palengke. Tuloy po ang ating palengke, tuloy po ang supply ng gulay, bigas, karne at isda sa lungsod ng Maynila. Wait until further notice. As of today, tuloy-tuloy lang po yan, mga kababayan. And another good news, mga kababayan, binuksan na po natin, nakalabas na po yung isa nating gumaling na tuluyan na COVID-19 virus carrier. At siya po ay nasa pangangalaga ng inyong pamahalang lungsod sa isang pribadong lugar. Para po hindi naman kayo kabahan, para mawala yung dilema. Pero dapat po hindi tayo nagkakaroon ng paghuhusga. Pag magaling na, magaling na. Ibig pong sabihin, hindi na po nakakahawa. Bagamat magkaganon para mawala ang kalituhan sa atin, ang agam-agam, yung mga nagkasakit na gumaling, pinipilit na kalingain ng inyong lungsod para mabawasan ko man lamang sa maliit naming kaparaanan yung inyong agam-agam sa katayuan ng isang taong gumaling na. Ang good news, gumaling na po siya, lumabas na po ang reconfirmatory test niya, malusog na malusog po siya. Ngayon ay tangan-tangan siya sa pangangalaga ng lungsod ng Maynila, mga kababayan. Pangatlo, bukas na po yung ating panibagong additional facilities. Ayokong habulin tayo ni COVID. I mean, humabol kay COVID. Siyang humabol sa atin. We'll go further. We'll go ahead of the situation. We will try. Kung makikita niyo po sa inyong screen, ayan po yung left wing ng ating bagong tayong MIDCC o Manila Infectious Disease Control Center, kung nasaan nandoon ang mga PUIs at nandoon ang mga COVID-19 virus carrier na tagalungsod ng Maynila. Yan po, mga kababayan. Patuloy po, hindi po tayo tumigil. Maraming salamat po kay Engineer Andres, kay Doktora Padilla. Now, mga kababayan, ngayon po, lumalaki ang pasilidad natin at may sapat namang ekwipo sa ating pasilidad. Meron po akong panawagan, mga kababayan. Baka lang po, sa lahat ng nanonood ng nurse, sa buong Metro Manila, o sa Maynila, for that matter, those who wanted to volunteer, for now, please, humingi kami ng tulong sa inyo, sa mga nurse o doktor. Dahil po, pinalalaki pa namin ng pinalalaki bago pa lumaki ng tuluyan at lumaki rin ang demand ng espasyo at pasilidad ng mga maapektuhan ng COVID-19 patients. Ayan po, sa isang simpleng seremonya, binuksan ulit yung left wing. So in a matter of 2 weeks, meron na po tayong halos humigit kumulang 30 kwarto na maaaring kumalinga sa ating mga kababayang may sakit dala ng COVID-19 virus. Ngayon, ang panawagan ko na lang sa mga nurse na nanonood, if you wanna do good things
for your fellow citizen. I'm calling your attention, buong kababang loob, those who wanted to volunteer. We need you. We need to propel. We need to support. We want these facilities to be as efficient as possible with regard to logistics or human resources. At alam ko po, ang hinihingi kong panawagan sa inyo ay delikado. Talagang hazardous. But, you know, buti nang nagsasabi ng tapat, kakailanganin namin ng tulong nyo. Meron na tayong pasilidad at inahanda na rin natin ang iba pang mga pasilidad na kung sakasakaling may talagang mga iilang matitigas pa ang ulo at sila ay nakahawa sa kanilang mga mahal sa buhay pag uwi nila sa bahay, ay naghahanda pa ho tayo ng mga kwarto at pasilidad sa lungsod ng Maynila, mga kababayan. So, pangapat, sa mga e-trike drivers, expired na yung kontrata ninyo. Tayo naman, huwag na kayo mag-alala sa mga e-trike drivers. Share this to your fellow e-trike drivers. We will continue to hire you. We will hire you to address COVID-19 para bigyan ng kaluwagan at kadaangan ng loob, kadaangan ng sitwasyon sa pagbiyahe, panikpanaog, sa hotel, sa ospital, sa bahay ng ating mga frontliners. Pumanatag na kayo. Tuloy kayo at babayaran kayo naman ng siyudad ng Maynila. So, ang pakiusap ko lang, walang magsasakay ng ibang pasero. Ang pakiusap ko lang, alagaan ninyo yung mga doktor natin, mga nurse natin pag binabiyahin nyo. Maging maingat kayo. Okay? Please continue serving the purpose of fighting COVID-19. So, muli sa mga e-trike drivers, maraming salamat sa inyo. At huwag kayong mag-alala. Tuloy-tuloy yan. Iyan ang ayuda sa inyo ng pamahalang lungsod. So, sa mga gusto mag-volunteer, saan kayo maaaring tumawag? Pwede mo ba ilagay sa screen? Ayan po. Sa mga gusto mag-volunteer na nurse, doctors. Ayan po. At makipag-ugnayan lang kayo sa Manila Health Department o kay Doktora Padilla na direktor ng ospital ng Santa Ana. Okay, mga kababayan. So yan po yung isang proyekto ni Yorme Isko na paghahanda po dito na talagang nagagamit na po ngayon ng lungsod po ng Maynila. Yung pong Infectious Disease Control Center po dyan po sa Santa Ana. Talagang napakalaking bagay po yung paghahanda na ginawa po ng syudad. At ngayon po, pinapalaki po, nasa mga around 30 na po ata yung mga rooms. May sabi ni Mayor Isko, mga ganun na kadami po yung pwedeng gamitin. At the same time, they are preparing to use the whole hospital for COVID lang kung kinakailangan. Kasi yan po ang parating problema. Kaya yan po ang difference eh. Kasi po may mga bansa na ang daming kaso pero konti yung namatay. Madaming bansa na mas konti yung kaso pero mas marami yung namatay. And when you think about it, parang mas gusto ko na kahit dumami yung kaso, basta konti yung namatay. Parang mas kaya na po yun. Parang that is a more livable outcome. So as much as possible, lower po yung pong number ng fatalities po natin. Malaking bagay na po yun. So ito pong sa hospital na to, malaki po ang gagawing function in making sure that happens. So, though wala po tayong kasiguraduhan, tingnan po natin ang mangyayari in the coming weeks and days. So guys, thank you very much po. See you po sa next video po natin. Laban lang po tayo. Kaya po natin to. Pilipinas, God first. Bye-bye guys.